Naka-wheelchair nang dumating sa Sandigan Bayan si dating PCSO Chairman Manoling Morato para sana sa pagbasa ng sakdal kanina kaugnay sa kasong plunder. Pero hindi natuloy ang arraignment. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki? Kasi para bigyan pa ng panahon si Manoling Morato sa kanyang petition for certiorari na inihain sa Korte Suprema, muling ipinagpaliban ng Sandigan Bayan First Division ng arraignment o pagbasa ng sakdal kay Morato. Isa si Morato sa mga co-accused ni dating Pangulong Gloria Arroyo sa kasong plunder dahil sa di umano'y maanumalyang paggamit ng mahigit 300 million pesos na pondo ng PCSO. Ikalawang pagpapaliban na ito ng arraignment ni Morato na naka-hospital arrest sa St. Luke, ipinagpaliban dati dahil sa kanyang sakit sa puso, actually nag-triple heart bypass si Morato noong nakaraang buwan. Nung pagpunta nga niya kanina sa Sandigan Bayan ay naka-wheelchair pa ito. Ngayon naman, pinagbigyan ng Sandigan Bayan ng postponement dahil hinihintay pa ng kampo ni Morato ang desisyon ng Supreme Court sa motion nilang temporary restraining order. Tune-question kasi ni Morato yung ombudsman resolution na may probable cause para sampahan siya ng plunder. Tumingi si Morato ng konti pang panahon para raw hindi maging moot and academic kung ano man ang maging desisyon ng Korte Suprema. Rule 65 ng Rules of Court ang ibinigay na dahilan ng Korte para pagbigyan ng hiling ni Morato kaya itinakda ang kanyang arraignment sa December 3. Pero yung hirit ni Morato na dumaan muna ng isang oras sa kanyang bahay para daw makapagdasal sa kanyang chapel, yung bahay nasa Morato Avenue, Quezon City, ay hindi na pinagbigyan ng Korte. Rafi? Maraming salamat, Maki Pulido.